mga kasaysayan sa Biblia na dapat mong arukin upang lubos mong maunawaan at iyong maidugtong ang nakaraan sa kasalukuyan. Mga pangyayaring nagwasak at sumira sa pananampalataya sa bansang Israel, bayang pinili ng Diyos at hinango mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Kahit paman sa kagilagilalas na kapangyarihan ng Diyos na kanilang nasaksihan, nagawa pa rin nila itong talikuran. Noong 550 BC o 2,500 taon na ang nakaraan, na ang nakaupong hari ay si Haring Ahab at ang kanyang asawa naman ay si Reyna Jezebel. Ang kanyang ama ay si Ikbaal na hari naman ng Sidon. Kinalimutan nila ang kanilang pakikipagtipan sa dakilang Diyos na nagligtas sa kanila at ang kanilang pinaglilingkuran ay ang Diyos-Diyosang si Baal. Maraming Hebreo din ang naakit at sumamba sa Diyos-Diyosang ito mula ng masakop nila ang Kanaan. At dahil sa pagtalikod nila sa dakilang Diyos, sila'y pinarusahan ni Yahweh. Kanyang pinigilan ang pagpatak ng ulan sa loob ng 3 taon. Kaya dumating ang tagtuyot at tagutom sa buong kaharian. At sa patuloy ng pag-ikot ng panahon, mas dumami pa ang propeta ni Baal. At pinahukuli naman ni Jezebel at pinapapatay ang mga propeta ng Diyos. At kahit paman pinadanas na ng Diyos sa bayang Israel ang kanyang puot sa pamamagitan ng pagpigil ng pagpatak ng ulan, hindi pa rin sila nagbabago. Kaya't pinadala niya ang kanyang sugo, isang matapang na propeta ng Diyos ang dumulong sa Haring Ahab at humamon sa mga propitang naglilingkod sa Diyos-Diyosang si Baal. Ito ang sinabi ng propeta ng Diyos na si Elias. Ngayon itipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propita ni Baal at 400 propita ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel. Tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propita ni Baal. Muling nagsalita si Elias. Ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh, samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng 2 turo. Hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal, at pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayon din naman ang gagawin ko sa isa pang turo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami!" Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal,
sapagkat kayo ang marami. Pumili na kayo ng isang turo at ihanda na ninyo. Ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal! Baal! Pakinggan mo kami!" sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, "Lakasan pa ninyo, isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbulay-bulay pa siya, o kaya'y nasa palikuran, o baka naman may pinuntahan lang, o baka natutulog, kaya't kailangang gisingin." Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa rin tinig o anumang sagot. Nagsalita na si Elias sa buong bayan. "Lumapit kayo sa akin!" At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Isinalansan niya ang mga kahoy. Kinatay ang turo at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos handog at sa kahoy." Ganoon nga ang ginawa nila. Umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon, na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. "Yahweh, Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel. At ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos." Noon din nagpababa ng apoy sa Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, "Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lang ang Diyos!" Iniutos ni Elias, "Hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila." Hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elias sa batis ng Kison at pinagpapatay doon. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab
hanggang sa pagpasok sa Israel. Anong aral ang ating mapupulot dito? Alisin mo ang hangganan ng iyong paniniwala upang iyong maaninag ang anino ng katotohanan. Sa mga taong nagsasabing bawal ang pumatay, tama po kayo. Dahil isa yan sa mga 10 utos na kaukit sa bato na binigay ng Diyos kay Moises upang sundin ng bansang Israel na hinangin niya mula sa pagkaalipin. Ngunit meron ding binigyan ng Diyos ng otoridad o authority upang pumatay, lalo na sa mga bulaang mga ngaral katulad ng ginawa ni Propeta Elias na pinagpapatay niya ang mga bulaang propeta ni Baal. Ang kwentong ito na mula sa kasulatan, kung iyong lubos na naunawaan, ito ang humahamon sa iyong kakayahan upang personal mong saliksikin ang mga nakasulat ilamang sa pag-inig sa salita ng mga dalumhasa at mga pantas, kundi kailangan mo din ang sariling pagtuklas. Ang kasaysayang ito ay siyang patunay na ang totoong sugo ng Diyos ay may kapangyarihang paglay mula sa Diyos at naging templo ng banal na espiritu ng dakilang Diyos.